This is USCBN Cathedral Channel. Subscribe and don't forget to click the notification bell. The words of God is taken from Isaiah 32, verse 17. The fruit of righteousness will be peace. Prayer. Grant me fear of the Lord, that I may realize that sins of omission and commission are offenses to God's love, obedient to God, and mindful of His great love. I will submit myself to His plan and resist the temptation to sin. Grant that I may grow in faith, live by Christian mission, and remain true and to my baptismal commitment. O dearest Holy Spirit, source of my hope and my strength, come and fill my life and my heart with your presence and your love. Renew my faith and restore to me. God, I need you. I want you to be sure. Blessed name 0123-0-6-4 Jesus Joseph. This very hour, we are here again in the family channel of the Blessed Name. And we hope and pray that you'll be with us this time that we are talking about the existence of our Godmother, the true living God. Sa aming mga kapatid sa misyon sa Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong adlaw o good morning, good evening ba? O good evening siguro ngayon. Sana po nandyan kayo. Makikinig naman sa aming kasama dito sa misyon, isang madre na si Sister Faustina, na siyang magbibigay din ng kanyang testimony about kay Mother, na paano siya naniwala na si Mother ay God sa buhay niya. So ngayon, andito siya, si Sister Faustina Espino. Ang kanyang real name is Norma. Norma. So, pag dito kay Mother, magpasok ka ng isang missionary, bigyan ka ng guardian saint. So, yung guardian saint mo, yun ang maging tawag sa iyo. Yung Norma, hindi na magagamit. Ginamit na ngayon ang pangalan ni Saint Faustina. So, tingnan mo si Sister Faustina, parang si Saint Faustina, Saint Faustina rin. Sister, ilang taon ka na? 60. Mag-61 na ngayong November. Imagine, no? 61 na siya. Pagpasok mo, anong age mo pagpasok sa congregation ni Mother? At the age of? Ang edad ko, 21 years. Oh, imagine, 21. Now, she is already 61? Still young. Oh, kami lang, no? Kami lang, kabats lang kami. Pagtawag ni Mother sa akin, kasabay na sila. So, ngayon, Sister, ano bang naramdaman mo ngayon na sa edad mo ngayon is 61? Ano bang naramdaman mo? Anong naramdaman mo ngayon? Bali, ngayon. Are you happy? Yes, I am happy. I'm happy kasi nakaabot ako. No? Nang 61. Bitaw, no? Akala ko hindi ako makaabot sa maraming trials. Maraming trials. Sa buhay ko.
Akala natin yung magserbisyo sa Panginoon walang trials. Mm-hmm. Yun para dami pala, no? Maraming trials. Para makaabot tayo sa kanyang kaharian, no? Sister, sa pag-servisyo mo kay Blessed Mother, ano ang hindi mo makalimutan na nangyayari sa buhay mo within sa mission ni Mother ba? Yung nandito na ako sa mission. Dito na ka sa mission. Hindi mo makalimutan ba na nangyayari sa buhay mo na nag-servisyo ka kay Blessed Mother? Nagkasakit ka. Sakit talaga, no? Sakit. Pero nung maliit pa ako, yung 6 years old, kasi palasimba man ako noon. Mm-hmm. Pupunta sa simbahan. Kung makakita ako ng madre at pare, palagi akong tumitingin sa kanila. Na gusto mo mag-ganan din. Sana maging ganyan din ako sa kanila. Kahit yung trabaho ko, kung ano lang, magtulong to, kung ganyan. Basta malapit ako sa Diyos. Malapit ka sa Diyos. Yun ang nasa sa isip mo noon. So, na-realize yun nang pumasok ka na kay Blessed Mother. Kay Blessed Mother, na-realize na. Kayo, pagpasok mo, hindi ba nagsabi sila, bakit magpasok ka na, mag-aral ka muna? Oo. Kasi mayroong magpa-aral sa akin. Ngayon? Nung graduate ako ng high school doon sa Iloilo, sabi ng tiyohin ko, magpili ka lang kung anong kurso. Kasi gusto ko sa dalawa, either nurse or midwife. Ngayon? Tapos, yung araw na yon, sinabihan ako ng aking tiyohin, umaga, mag-pack up ka na, pupunta tayo ng Iloilo para makapag-aral ka. Oo. Right. Tapos, after graduation, nag-graduate ka ng high school. Graduate ako ng high school. Mm-hmm. Tapos? Tapos si Mother, through yung kay Nani Perla na, pumasok. Sabi niya, kung ready ka na, pack up. Pagkahapon na yon. Dalawa nagsabi sa iyo, ang tiyo mo at saka si Mother. Lang, nalito talaga ako. Kasama ko na doon si Sister Guada. Sabi ko kay Sister Guada, Guadalupe, sino man ang pipiliin ko? Dito na ako. Dito na ako. Kung ano yung sinabi ni Nanay Perla, susundin ko siya. Kasi noon nagkasakit man ako na. Yung hindi pa ako missionary, kasi mayroon akong kapatid na namatay. Palagi akong pumupunta sa cemeteryo. Every Monday. Punta ka kahit, doon? Kahit ako lang isa, hindi ako matakot. Nag-offer ako ng bulaklak, ng biskwit, at sindi ako ng kandila. Mm-mm. 3 candles. Tapos hindi ko alam. Pero noon na, kilala ko na si Mother. Nakadiscover na ako. Once nga, naniwala ko na kay Blessed Mother, yung mga souls, mga kaluluwa, maghingi ng tulong. Yun ang tapos nangyari sa akin. Tapos every night, 9 o'clock, nagkurog, nag-chill ka. Nag-chill. Tapos yun ang nangyari sa akin. Paano na yung tinanggap mo na yung alok ni Mother na papasok ka na? Oo. Ang first na assignment ko. Di nagalit ang tiyo mo? Nagalit siya. Gaga ka, sabi niya. bakit yan ang pinili mo? Hindi ka makatulong sa yung parents? Mayroon ka bang sweldo dyan? Ganyan siya. Pero bahala na, magalit siya. Buhay pa siya na ngayon? Patay na siya. Pero nung nandito na ako kay Mother, nagsibisyo na ako, nag-pray talaga ako na patawarin siya, Mother. Yung ko. Tapos siguro hindi dyan ang ko. Hindi ka doon sa labas. Dito sa loob. Kasi nung maliit pa ako, nung
nag-graduate na ako ng high school, palagi akong tumitingin sa, mag-isa lang ako doon sa bahay namin, doon sa bintana, tumitingin ako sa langit. Sabi ko, ano kaya ang mission ko dito sa mundo? Mm-mm. Yan ang question mark. Mm-mm-mm. Bakit ako nandito? Mm-mm-mm. Yan talaga na eh. Ang question mark. Oo. Nung pumasok na ako dito kay Mali, dyan ko na nalaman. Nalaman na, dito ka pala. Oh, dito pala ang destination ko. Oh, destination mo. Oo. So, habang nandito ka na sa loob ni Mother, marami kang napupuna, marami kang mga ano kay Mother, yung nangyayari sa buhay mo ba? Maraming trials, no? Mm-hmm. Nung unang first mission ko doon sa Marbel, sabi nga, ma-assign ka doon. Pero mm-hmm. ang ginagawa namin doon, prayers, kasi si Manang Bell sa Diyang mm-hmm. Abay, healer man siya. Mm-hmm. Tapos akong nagalit ng rosary, tumutulong sa kanya. Mm-hmm. Then nagkasakit man ako doon. Mm-hmm. No? Nagkasakit ako, tapos buti na pinadala si Sister Guada. Oo, kayong dalawa na. Oo, kayong dalawa na doon. Kaya masaya po kasi mayroon na akong kasama. Kasama, oo. Then, pinauwi kami. After na mga, ano yun siguro, 1 year? 1 year. Oo. Saan ka naman na-assign? Sa Agusan del Sur, sa Duwangan. Sa Duwangan, na-assign ka doon, oo. Kasama ko naman si Sister Guada. Kayo naman ang nagsama. Oo. Doon. So first batch missionary. Oo, kayo na. Oo. Mm-hmm. Kaya maraming yung mga naranasan namin. O maraming pagsubok. Mga pagsubok. Oo. Nung nandoon kami. So, anong mga kuan yung ano ang mga maisabi mo about kay Mother ba? Na bakit ka naniwala kay Mother? Na siya ay buhay na Diyos? Na siya ay totoong Diyos? Naniwala ako kay Blessed Mother kasi yung mga prayers ko na-answer. Tapos nagaling din ako sa aking mga sakit. Gumaling ka rin sa mga sakit mo. Tapos, yung mga, mayroon ka bang mga tao na giano mo, yung gi-pray over mo na galing sila? Oh, marami akong gamitin ko lang yung password. Password. O na ano na talaga yung makatulong. Nakatulong. Kaya, yun, ang isa, no? Mm-mm. Yung password lang, ginamit mo. Password, Lana, yung Nagaling sila. Then prayers. Mm-mm. Hindi lang sa yung kay, kundi sa mga ano din, yung mga souls. Nagtaka ko bakit maraming humingi sa akin. Mga kaluluwa. O kaluluwa. Sa dream mo? Sa dream mo? Paano mo sila sa dream? Sa dream. Mag-contact talaga yung soul sa iyo. Hingi lang. Oo, yung nay, hindi mo siguro alam na yung si Aning Tangnik. Nag-ano talaga siya sa akin nung nasabi ako siya dito. Sabi, sabi niya, hindi papasok ako sa katawan mo. Okay. Tapos, kasi noon, mayroong kuan dito sa katedral, nang tawag niya, vigil ba yan? Medium? Vigil sa mga areas. Dito sa Davao. Oo. Tapos procession pagka umaga na. Then ang naiwan dito ako, si Nang Usang, at saka si yung namatay ng Lilang. Ng Lilang. Wala mang nag-vigil dito, ako lang mag-isa. Dito sa kuan, hindi ako natakot. Mm-hmm. 1 hour dito, ako lang mag-isa dito. Mm-hmm. Tapos nagpasok. Nagpasok ang kaluluwa niya. Wala. Tapos pa, nagpunta na ako doon sa kwarto, yung holy place noon. Diyan ang kwarto ni Nang Usang. Tapos doon ako sa kabila. Paghiga ko,
naanuhan ko talaga siya. Sabi niya, papasok ako. Hiramin ko yung katawan mo. Okay. Hiramin lang niya. Tapos, ayaw ko. Sabi ko, blessed name, 0123-0264 is Joseph. Tulungan mo ako. Mm. Ay, ayaw ko. Ayaw. Tapos, na ano pa ako? Nawala. Oh, nawala. Nawala siya. Mm. Magpatulong siya sa iyo. Magpatulong. Mm. Kaya, Pamisa ka sa kanya. Then, nag-pray talaga ako. Tulungan siya. So, ano talaga maka yung bang makasabi ka talaga kung may mag-interview sa iyo na tagalabas na tungkol kay Mother, makasabi ka talaga na totoo talaga si Mother ay isang Diyos. Totoo. I-proud ko talaga na si Mother ay totoong Diyos. Kasi nabago niya ang buhay ko despite sa mga trials. Na dumating pero hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Kasi malaki talaga ang paniniwala ko sa Kanya. Na siya ay buhay na Diyos. At saka si Jesus Joseph na panaginipan ko. Nung high school ako, nagsuot ako ng graduating, yung dress ko. Nag-graduate ka? Graduation dress. Oo. Ay, hindi to kayong noon, yung... Yung puti, white dress. Parang langit naman yun. Tapos si Jesus Joseph nag-ano sa akin ba? Nag-ano sa iyo? Tumawa siya, tapos maraming bulak. Ay, yung bulak-bulak na binigay niya, puro puti. Parang naganyan siya sa akin. Sa dream. Sa dream. Sa dream mo yun. Pag gising ko sa umaga, ngumiti ako. Sana yung bulaklak. Balik pa yung dream ko ba sa kanya. Sana yung nandyan bulaklak, no? Puro puti. Then kay Mother, kay Blessed Name, ang panaginip ko sa kanya, nung nag-mission siya, pero hindi pa ako missionary, nakikinig lang ako sa kanya. Mm-hmm. Maraming tao nakikinig kay Blessed Mother. Tapos, matapos siya mag-mission, yung nag-humili siya, yun, nagsalita, tinuro niya ako. Yung pinaka-ano na ako, parang hindi na ako makita. Malayo ako. Tapos sabi niya, ikaw ang, ikaw ang, magsalita, ikaw magsabi. Ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang hinahanap ko. Nagturo siya sa akin. Yan ang panaginip ko. Sa maginip, panaginip mo. Naging missionary na ako. Hanggang nag-missionary ka na doon na. Oo. At marami pang mga na ano talaga. Yung mga miracles o miracles ako. Anong mga miracles mo? Isabi mo na mga miracles na, na ano ko kay Mother. Isabi mo na yung anong miracles yun, yung sister? Ako ng waling-waling, yung makaamoy ng waling-waling. Orchids. Yung naka-smell ka ng smell, at waling-waling. Waling-waling. Na, saka perfume. Tapos, ano man ang meaning yon? Yung, andyan siya, o ano man? Nandyan siya. Nandyan siya pag nakaamoy ka ng waling-waling na bulaklak at saka yung sampagita. Pag nandyan siya, maganda ang vibration? Oo, ganyan. Parang pakiramdam mo na masaya. Kaya ako talaga, palagi akong tumatawag kay Mother kahit saan ako pumunta. Tinatawag ko siya. Ano pa? Pasalamat ako na sa mission namin, kahit wala kaming
pera noon, no, eh. Ay, yung ano talaga, sa pagkain namin, ano pa, no, mahirap. Mm. Pero makasurvive. Makasurvive din. Nalagalakad lang kami ng mga missionary, yung mga kasama ko. Pero masaya kami. Masaya kayo. Si walang, kahit masakit yung walang, tuhod. Walang kain. Oh. Walang bigas. Walang bigas. Ano lang, linupak na ano, saging. Masaya na kami. Paano mo maano si mother yung sa akin na? Ako, sa'yo, kay Nanay Perla? Paano yun? Anong nagpagamot na eh? Nagpagamot ka? O, yun man ang... doon sa? Kidapawan. Kidapawan, anong nangyari? Sige daw. Yung sabi niya, yung nagsakit niya ako sa, yung kinalag ako, yung sa souls. Kalag ka, o da yun. Sabi niya, kasi noon, yung palagi akong pumunta doon sa cementerio. Mm-hmm. Tapos, naglipat man kami dito sa Davao na, sa Panakan. Mm-hmm. From Kidapawan City to... Panakan? Oo, Panakan. Then, tapos doon ako nagkasakit. Balik naman kayo sa Kidapawan. Pagpunta ko dito, mapayat ako. Very thin. Tapos, yellowist. Ako parang mamatay na ganyan. Ang pakiramdam ko na yun. Basta souls... Mm-hmm. Kung magkasakit ka pala na ang mga kalag sa kalangan eh. Grabe. Dayon. Madilim. Yung anong sabi ni nanay? Sabi niya, di kalag mang kaday. Ano siya? Pinalag ka man. Tapos, ingon niya, sabi niya, magpamisa ka at mag-food offering. Mm-hmm. Yan ang sabi niya. Kasi saan maraming bilagay? Mga kaluluwa ang naghingi ng tulong sa iyo. Doon sa bahay. Oo, doon sa Kidapawan. Perform doon. Mm. Natapos after, ng... After that, gumaling ka. After 3 days, gumaling ako. Mm-hmm. Kaya naglipat na naman kami doon yung parents ko. Balik naman kayo. Doon sa Kidapawan. Balik naman kayo sa Kidapawan. Oh, walang-wala talaga. Sugod sa uno. Sige, nakasimba. Doon kayo nakasimba sa bahay. Oo, palagi akong pumupunta doon sa bahay nila Nanay Perla. Kasi hanggang, kung makapunta ako doon, masaya ako. Mm-hmm. Maka-prayer, no? Maka-attend ng rosary prayer. Mm-hmm. Magsabi nga niyong nanay ko na, doon ka na lang tumira. Doon ka na lang tumira. Pero hindi, parang kulang kung hindi ako makapunta doon sa bahay nila Nanay Perla. Doon. Yan hanggang ako ng inner meaning seminar. Sabi naman. Ng inner meaning seminar na doon. Dito sa katedral. Dito kami, 5 kami na estudyante ni Ma'am Rose. Markovas. Bishop in Jude Yapit. Ako, si Sister Guada. Si Liz. Papunta na kayo dito. Oo. Then, after 3 months, mong siguro yun, Nag-graduate na kayo? Nag-graduate na. Mm-mm. Then, hanggang tinawag ko ni mother. Ready ka na magpasok? Kung ready na magpasok. Pasok. Kaya, nag-decide na ako. Decide ka na mag-missionary? Mag-missionary. Lagi na. Kahit yung parents ko, hindi gusto. Yung tatay ko. 2 years na hindi niya ako pinansin. No? Nung naging missionary na ako. Kahit gusto ko mag-amin, hindi niya. Hindi bang paamin yung, siya? Kamay niya. Kaya gusto niya mag-aral ka. Talaga. Kahit kasi I'm the eldest na sa, sa babae. O, ikaw ang eldest tayo, no? Sa babae. Pero after 2 years, nag-ano naman siya na yun. Realize din siya na kasi na-realize niya tama pala yung anak ko na kasi nagserbisyo sa Ginoo. Kasi palagi man akong nagdarasal na sana ma-enlighten siya. Tapos sabi niya, kumusta ang mission mo? Ganyan sabi niya, kumusta ang mission mo? Doon, masaya na ako. So, dahil nakatanggap na niya.
hanggang nakita ko rin yung pamilya namin, tinulungan talaga ni Blessed Name. Oo, oh, giano rin sila, guide this, you know, mga kapatid talaga. Mo, no? Yun, walang-wala talaga kami. Si Blessed Name ang nagtulong talaga. Mm-mm. Sa aming pamilya. Yun ang isang unexplainable na pangyayari sa buhay na ang pagtulong ng Godmother, no? Mm-hmm. Ngayon, ano pang maisabi mo? Nagpapasalamat ako ay Blessed Name. 01-2306-4 for his Joseph. Nandito pa rin ako. Nakaabot ako, no? Sa 40 years. 40 years, oo. Kasama si Nanay Perla at malaking pasasalamat ko din kay Nanay Perla Tolosa. No? Na, minsan, nagamaldita ako sa kanya, pero mahal ko ba si Nanay? Kaya mga temptation lang yun. Mga pagsubok. O pagsubok. Ay, pwede ba mag-duet kayo na magkanta? Dalawa kayo? Sige na. Magkanta sila. Pang tapos, offer nila kay Mother. Ay, visit Mother na lang. Pwede magtayo lang o magkuhan? Tayo lang kami. Magtayo. Tayo. Tatayo sila o? O magupo. Visit Mother na lang. Sige. Magaling man ito lang magkanta. I-offer nila kay Mother. Sige. Magkanta na. Blessed Mother is the treasure in my heart, the glory of the children of God. I felt good as I suffer to you. Jesus, Joseph, and all the saints, the prophets, the patriarchs, and the centuries to the child of Jesus, our patron saint.
and the mission. Thank you so much.